Pero ang pogi niya, oh. Mas pogi pala siya sa Aqual, no? Oh? Actually, mas mukha pa nga siyang Big Bike compare dito sa 400, eh, oh. Di ba? Hey guys, what's up? So ngayon, pupuntahan tayo sa dealer ng motor. May kukunin tayong Big Bike. Okay? Hindi naman siya big, pero legal expressway na siya na motor. So tignan na natin pagdating doon. So samahan nyo ako, puntahan natin. Okay? Okay guys, after 2 hours narating din namin. Ay nako, ang layo. So nandito na kami sa ATM Juke. Okay, so mapasok na tayo. Tingnan natin kung anong motor yung kukunin ko. Okay, gabi, layo. Okay, so guys, nandito na tayo. So ayan, KTM Tanay. So nandito tayo, ma'am, sino nga pala? Shine Manager, branch manager ng ano to, hindi sinabi sa akin din. Motorcycle City Tanay, si Ma'am Shine. Okay. So, Ma'am Shine, ano yung sinasabi nyo kami na tungkol dun sa ano? Yung pinaka-latest natin, si RC200. Tapos, parang siyang yung ano, no? 390 na rin, no? Yes po. Yun nga lang, pero kung titignan mo ba, mas malaki nga po siya ngayon, tignan mo. Compare nung sa Luma, yung sa old style. Parang yung 390 saka yung 200, hindi nagkakalay. Oo. Pero yung kusin yung sa sisip yun. Yun ang pagkakaiba mo. Pero yung itsura. Tapos yung mga yung bagels yan. Lulo siya po siguro sa expressway. Oo. At saka pinalaki na po naman yung windshield nito. Yung mga yung pinaka-vice. Pero same, parang same lang din po yan. Pinaganda, pina-orange lalo. Pinatingkad yung pagka, pinaparang mapansin niyo po mas marami ngayon yung pagka-black na kesa sa orange. Eh, yan naman po, signature style talaga ni Katie. Yun guys, kaya kinuha ko isa RC390 para makalus tayo sa express. Para legal, express legal na. Paano yan? Kala ko guys, ano, meron ng pinadala si KTM na 390 yung 2022. Kasi yo, gantong-ganto rin yung parang gantong-ganto rin yung ano yung KTM RC390 2022 ah. Yung pala 400 lang siya. Pero ang pogi niya, oh. Mas pogi pala siya sa Aqual, no? Oh? Actually mas mukha pa nga siyang Big Bike compare dito sa 400, eh, oh. Di ba? Pero siyempre, iba na yung pagkatumakbo na yan. Iba na yung quality. Okay guys, so for activation na yung motor na kukunin ko, yan yung RC390. Diga nga ni KTM. Ready to race. Pero hindi naman tayo mag-race. Okay. Gusto lang natin yung motor na makakadaan ng expressway para at least makasabay tayo kay Larid. Okay? Okay guys, Wowie Jar Rider here again. So again, dito tayo sa may Tanay, Sampaloc Road. Okay. Para po dun sa mga nag-iisip na kumuha ng motor dito na magagaling ng Manila, alam nyo, wala na kayong poproblema yun sa break-in. Bakit? Kasi pagkakuha ng motor, pagbalik nyo ng Manila, baka nyo nang binirate-in yung motor. So, ganun siya kalayo. Again, lililis lang yung motor na i-release sa akin. Tapos sinaayos lang yung mga dokumento. At any moment now, mabibiyahin na natin pabalik. Okay? Okay, so di lala muna sa likod kasi lilinisin. Lalagyan ng tire black, lalagyan ng ano. Ayan na. Ayan na, parang ang taas nito ah. So lilinisin muna. Lagyan ng tire black. So ayan na siya. Magkakaroon ng checklist yan. Okay
ibigay. Binibigay lang nila parang ano, plate holder. Shout out si Ma'am AJ pala to. Yes, shout out. Tanay Rizal. Okay. Ito, sir. So ano to, ma'am? Yung mga tools dyan, sir. Ito. Tapos alam ko may mga ball pen. Buksan natin, ma'am. So may previous dito, guys. Pangkabuhayan. Pangkabuhayan package. Buksan natin, ah. Wow. Dami laman. Baka mga ah, okay. Ito, ganda niyan. Ball pen ni Katie. Yeah. Ball pen. Ano to, ma'am? Brake pad ba to? Tapos ito. So, pag dito kayo sa Tanay, Sampaloc, KTM kumuha, meron kayong libreng helmet. Pero hindi siya basta helmet, guys, ha? SEC. Okay, hindi katulad nung ordinaryong parang papel na helmet na binibigay sa mga previs. Aba, dito lang yan sa Motorcycle City, sir. Wow! Sabi na nagbibigay ng ganyan. Ayos! Ang ganda! Daig mo pa lang ko dyan. Grabe! Nakaka-spider. Dual bicycle. Pwede mag-event na nakapunin ko. Ano, sir? Sulit ba yung pagpunta dito? Oo naman. Oo, ang ganyan ba naman kaganda yung helmet sa kayo magbibigay, oh. Ay, nako, sir. Saan ba ito? Lang baka masira ako. Hindi, sige, okay na yan. Baka siyang carbon fiber, no? Carbon lodi. Kaya nga natin, sir. What? Carbon lodi. Sige, ma'am. Thank you. Okay. So, ito na po yung actual unit. At explain sa atin ni sir. Sir, anong name, sir? Alan. Sir Alan. Okay. Explain ni Sir Alan yung mga sakop ng warranty, saka kung ano yung meron dito sa motor na to, no, sir. Okay. Sige, sir. Go. Yes, sir. Explain ko lang sa inyo, sir. Yung checklist niyo sa pagka-activate ng sa motor, tapos pagdadayag ng... Tapos yung second speed ito, ito yung pinaka-performation ng system. Okay. Sa first 1,000 kailangan makapagtapay EMS na kayo, eh, para... Ah, hindi sa 500? Hindi, sir. 1,000 ka, 1,000 pa. One. Yung change oil niya? Yes, oh, kasi yung iba, 500, eh, di ba? Ayun naman, mas inaano lang siguro nila, mas inaagapan. Ah. Kasi galing factory pa ito, eh. Yung full kasi yung service. Pero bago naman nila i-deliver dito sa mga branch, pinapalitan na nila ng bago. Ah, okay. Proper yung braking process, sir, alam niyo na naman siguro, sir, ay patawag ko papatak mo pag bago pa yan, sir, dapat hindi mo na niyayak-yak eh. Mga 60-50, no? Ano to eh, alas 400cc na to siguro, mga 70. Pwede, pwede. Limit na nun. 70? Oh, bilis na yun, ah. Para sa scooter, para sa scooter, bilis na yun. Kasi, sir, ano to eh, 400cc na. Oo nga eh. CC lang sa kanya yung mga ganun kasi, yung mga 70. Oo nga. Tapos yung sakop ng warranty natin, sir, ano, engine tsaka. Sir, ang warranty nito is 2 years, ano? Okay. 2 years? 2 years. Ano yung sakop ng warranty, sir? Ito, ito yung madalas na tinatanong ng mga bumibili ng motor. Yung sakop ng warranty nito, sir, engine tsaka electrical, sir. Engine and electrical. Let's say, for example, sir, pinalitan ko yung exhaust pipe nito. Mabo-void ba yung warranty? Siguro, if, kung halimbawa, pag nag-inspection na yung PC. Ah. Pag pwede kang magpalit ng pipe nito, yung mga power parts nila. Yun, hindi mabubod yun. Tapos kailangan may mga documents na gumawa o yung nagpalit ng kaya inaano namin sa inyo sa mas together to sa accredited ng KTM kayo magpapa para na document nila na naano nila sa system nila. Okay, sige. So yun ha, guys, ha, hindi, para sure, wag na muna natin palitan yung exhaust pipe natin pagka under warranty pa siya. Okay. Sige, sir. Tapos yung consumable parts, sir, alam niyo naman, yung tapo mga langis, yung mga ganun. Consumable parts, yung mga, sa mga bombilla, mga ganun. Mga moving parts. Tapos, tsaka yung ano natin, sir, yung sinasabi nga ni Iggy kanina, yung pagkakaiba ng insurance ka, warranty. Yung warranty kasi, mga parts yun na defective parts na galing sa sa factory. Tapos yung insurance, sir, accidental yung sige, sir. Tapos, yun pa ba, sir? Kaya, sir, baka may question ko eh. Wala naman, sir. Pwede ba i-check na yung ano? Signal light natin. Okay. So, yung error nyo, sir, wala kasing gasolina, sir, ayun eh. Kaya may ganyan yun. Wala kasing gasolina eh. Activation gas lang. Ano yung check engine ba yan, sir? Hindi, check engine nyo, sir. Mawala. Ito yung check engine nyo, sir. Okay.
Pag anistar siya, nakawala yun. Signal light, check natin. Okay, so tapos na. Ayan na, lahat. Lahat na requirements, nagawa ko na. Hintayin na lang natin. Dahil nagpapapicture na. Okay? Yeah. Okay, shout out again kay Ma'am AJ of Motor City. At ako'y kakain muna at gutom na ako.